Medicina. Consulta pan medicina. Starring Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Noel Husai. Laxamana. Okay, we're back. Welcome back. Once again, here's Dr. Noel Husai Laxamana. Kanina, Doc, we left a hanging question. Yes, at off the air, nagkikwentuhan kami. Sa'yo, nagkwentuhan namin ni Dr. Beverly tungkol sa buhay-buhay bilang doktor. Ituloy nga natin yung, yung explanation, yung tanong namin. Nagulat sila. Actually, doctor, alam niyo yung ganyang kwento. Extraordinary kwento. Baliktarin naman natin, may iba naman scenario. Nagpa-ultrasound lang, doctor. For, mm-hmm. Ibang reason, ibang hindi. Ultrasound ng abdomen, nantiyan. Mm-hmm. Only to find out, isa lang yung kidney. Oh. Ala, nagulat. Pero mabait si Lord, kaya po natin mabuhay ng isa lang yung kidney, mm-hmm. no? Okay? So yung pong uncle nung fish so nang nagtanong po natin, ng ating caller or texter, nakapag-donate po yung inyong uncle because bago po kasi pwedeng mag-donate ng kidney ang isang donor, they undergo series of tests, work up kung tawagin. Hindi po basta-basta pwedeng mag-donate ng kidney kung ang donor, yung nag-donate nga ng kidney is not fit to donate. So, marami pong test yon. Actually, hindi lang basta, syempre, first na doon, kapag gusto mo mag-donate ng kidney for kidney transplant, syempre, para yun doon sa patient na may end-stage renal disease, yung idodonate na kidney, yung donor din, chinecheck din namin. So, kapag po nakita namin sa test, no, series of tests, na fit mag-donate yung donor, provided altruistic dapat, doctor, yung reason. Ha? When you say altruistic, walang hindi kapalit. Economics. Yes, kasi bawal ho yun. Bawal po ang magbenta. Organ trafficking, no, bawal magbenta. In fact, may ethics committee din sa transplant. But going back, it's possible to have one kidney lang. Mm-mm. But since isa na lang yung kidney nung donor, that donor or your uncle of yours, dapat extra careful na rin sa kanyang, lifestyle. Kasi isa na lang yung kidney niya. Kumbaga sa gulong, wala na, spare tire. Isa na lang. But we can live with one kidney alone. Yun naman kinukwento ko na ibang mga patient, magpapa-ultrasound, tas only to find out, isa lang yung kidney. Ang tawag naman doon, renal agenesis. Ibig sabihin, nagkaroon ng anomaly sa conception. Ibig sabihin, hindi nag-develop yung isang kidney. Isang kidney lang yung meron. Pero wala silang simptoma. Ay, ba't ganun, doktora? Hindi ko na... Okay, nabuhay. 37, ganun na. Kasi possible. Mm-hmm. No? Kaya dapat alagaan na rin yung isang kidney yun. Si Myla Mendoza sabi, opo. Dok, yung sister-in-law ko, merong renal atresia. Ano yun? Renal atresia. Maliit yung isang kidney. Yung athletic kidney. Oo, athletic kidney. So basically, parang ganun din sa agenesis means wala. Wala. Oh. Atresia maliit. Underdeveloped. Underdeveloped. Oh. Pero normal po lahat daw yan. Sabi niya. That's good. Oh. So pwede po kasi talaga. Kasi yung isang kidney, normal. Mm-mm. Okay. Doc, ask ko lang po kung bakit mula nung magkasakit sa kidney yung aking nanay, nagka-diabetes din. Baka baliktad. Usually, di ba? Yes. It's a diabetes. It's a diabetes which causes the kidney disease. Mm-hmm. And diabetes is, for the information of everyone, our dear listeners, is the number one cause of kidney disease worldwide. Alam nyo ba, doktora, na yes, Doc. Diabetes is also the number one cause of irreversible blindness yes, sa mga pasyente nakikita ko sa International Eye Center. Diabetic retinopathy is the number one cause of irreversible blindness. Kanya, ang advice ko palagi, the moment you're diagnosed as a case of diabetes, go to your nearest eye doctor. Ngayon, dalawa na. Go to your nearest nephrologist na rin. Actually, doctor, if I may add, yun nga po eh. That is also, doctor, theoretically speaking, ang pasyente pag may diabetes, di ba alam, yun po eh maraming komplikasyon sa buong katawan from head to toe. Unfortunately for us, fortunately or unfortunately for us, Dr. Laxamana, who's a very good and renowned ophthalmologist in our field, no? And for me, in my specialty, I'm a kidney specialist. Pag po nagkaroon na ng diabetic retinopathy, ibig sabihin, nagkaroon na ng komplikasyon sa mata ang diabetes,
it is sa aming mga kidney doctor, senyales na rin na meron na rin sakit sa kidney. Mm-mm. Kasi doctor, yung diabetes, hindi naman syempre namimili na unahin ko muna yung alam mata. Mo, I always tell that to my patients. Yes, kapag may retinopathy, pag meron ng complication sa mata ang diabetes, asahan nyo meron na rin yung kidney. Sabi nga sa pasyente, meron po kayong proliferative diabetic retinopathy, chances are 99.9% yung pong ugat sa kidneys ninyo, tinatamaan na rin. Because they follow the same pathophysiology. Yes, yes. Nasisira po yung mga maliliit na blood vessels. Blood vessels ng sabi niya, kidney at ng mata. Si doctor nga Dr. SG, naging guest natin minsan, nabanggit, kapag ang tayo may diabetes, maagang tumanda ang mga ugat natin, ang katawan natin. So, there's early degeneration, early malfunction, and early death ng tissues. And ayun nga. Now, the thing is, itong problema sa mata or problema sa bato kapag may diabetes are all preventable. Basta makontrol lang po kaagad yung diabetes. And most of my internist friends ngayon, ang ano nila is early insulin. Yes. Actually, yun nga po ang kagandahan. The reason why, siguro our field doctor, kuma-inject ko lang, the reason why our field is not only fulfilling, kasi there is always, there's always new innovations, new technology, research, science, ganyan. When I was still a medical student, yun yung fasting blood sugar noon, dapat ang normal. 110. 126. 120, oh, Eh ngayon, doctor, as Malina, the years, 100 na. 100 na. So yun nga po, early, ang latest po sa mga research ngayon about diabetes is the earlier that it is controlled, the better outcome that it will produce. No? And sabi nga nila, insulin ng kulang, insulin ibigay mo, di ba? Yes, so. Ito, all the way. Oy, may ano tayo ha, sabi, bro, naka live stream. Hello po. Nakanood kami. Yung po yung camera natin. Ano sa'yo? Pawave man. Jojo and Alin. Hello, Jojo and Alin. Okay. Oh. Yung nasa labas. Hi. Ay, nasa labas. Yeah. Ay, hello. The violet one. Yung violet one. Sabi ni Jojo, mukha medical student lang yung kasama mo. Hindi po, specialist po siya talaga. Mukha lang bata talaga. Mukha medical student. Salamat po. And she's single, ha? Jojo. Healthy ang kidney ni Doktora. Salamat kaya. Po. Very healthy, ha? Healthy yung kidney. So, hi, Dr. Laksamana. Good morning at Doktora. Yan. Ask ko po yung case ng father ko. Sabi nila, nagkaroon daw po ng drug-induced renal toxicity. Kasi si Papa mahilig sa pain reliever. Ang sakit ng tuhod. Yung pala hindi naman para doon. Now, kailangan po siya RD? RRT? Ano yun? RRT, Doc? Renal replacement therapy. Yun ba RRT, Doc? Renal replacement. RD lang. Siguro RT. Yun. Baka renal. Dialysis siguro. Baka replacement. RT. RRT. RD. Ba renal dialysis or what? Pwede po bang pakitext kung ano yung ibig sabihin yun ng RD? Baka iba. You know, alam nyo, unfortunately, the kidneys, our kidneys are very prone to develop injury. Ibig sabihin, madali siyang masira ng mga gamot. And one of the most common nephrotoxic, ibig sabihin nephrotoxic is masama sa kidney, nakakasira ng kidney. Unfortunately, may mga pain relievers, no? Like? Yung mga NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ito ay generic, no? Mefenamic acid, mga celecoxib, no? Ganun. Mga COX inhibitor. Mga COX inhibitor. Kaya, you know, if you know Dr. De La Paz, he's my friend, an orthopedic surgeon. Pag nagtotalk siya, palagi niyang nakubuti na lang wala si Dr. Agil. No, I'm not saying this because they are the ones who was, you know, there are medicines yung mga medicines po sa siyensya, lahat naman po talaga may benefit, effect, may side effect, pero you have to be cautious in taking those. So if kung ang pasyente po ay, for example, meron ng tinatawag na renal insufficiency, ibig sabihin yung kidney medyo mahina na. Syempre hindi mo na pwedeng bigyan ng mga gamot
na kontra sa kidney. Ito sa... Oo. Ito, doktora, drug-related. Ano? Dok, my husband po kasi, halos nag-take po siya ng sildenafil at taladafil almost every other day. Hindi ko masisira. Sildenafil is Viagra. Yes, Viagra. Hindi ko masisira ang kidneys niya kasi I'm worried baka malakas nga yung... Ano po? Okay. Yung mechanism of action niya will not affect or hindi po makaka-injury sa kidney itself. Pero ang concern ko po dyan, dahil yung mechanism of action niya is vasodilator para enhance yung blood flow. Yung toxic, may toxic effect ba sa kidney? Wala. Wala naman. Oo. Okay, that's good. Pero ba sa puso? Ayan. Warning lang po sa puso. Baka po magkaroon ng heart attack. Hindi. Ang hirap niya kasi yung ibang ano baka ma-break yung heart ninyo ma'am kasi pag laging joke lang po ang yan. Ano na lang po ang para na lang po hindi kayo ma-over underdose ganyan, better to take medicines always with the guidance of your doctor. Do not take medicines kasi left and right ilang without ilang beses na ako nakakita niyan na inaatake. Yung isa kong kaibigan inatake, natuluyan, nawala. He died, no? Yes. Ako, doctor, if I may make a short kwento, when I was still a resident back in UST, unfortunately for me, dalawang pasyente ko sa critical unit, nag-arrhythmia. Because of? Yun. ibig sabihin, nag-arrhythmia because of that. Yes, dalawa sila, critical. Yun. Pero awa naman ng Panginoon. Bata pa sila, Dok, ha? Yeah, Tom, ha? Ginawang recreational lang. Kaya buti na, awa naman ng Panginoon. Buti naman, nabuhay po yun daw. Pero that was parang, edi syempre you are at the same time taking history of that patient. Ano bang mga gamuto ninyo? At first, the patient was hesitant to tell the truth. Mm-hmm. Tapos maya-maya, nung hindi na namin, kasi ang hirap niyang i-convert, ibig sabihin na i-convert, controlin yung heart rate. Biglang bumulong. Doktora, I was taking ganyan-ganyan. Taking as in... Taking the medicines. Oo. Buti so, na lang. Sa lahat po ng medicines, not only the sildenafil, no? Talaga, you always have to ask your doctors. Doctor. Don't take them as if you're popping candies. Yes. They are not candies. DJ Tom, even simple, even paracetamol, doctor, I always tell my patient, hindi porke Biogesic, walang ano. Ay, sorry po for naming. Hindi porke simple paracetamol, walang side effect. Di ba may effect din sa liver? Yes. Oh, paracetamol. Kaya it is always safe to ask the advice and guidance of your doctor before taking any medicines. Ayan. Kung hei fachoy, Dr. Love. Malisingit siya tata. si Dina Dizon. Doc, ask ko po yung number and office po ni doktora. Bring my aunt nasa ano to? Pangasinan pero going here na po sila. Taga Pangasinan daw sila pero they're going here. Siguro taga rito sila. Yung aunt, your office and your number doktora daw if you My cellphone number is 0919-277-9859. So, I have clinic at Our Lady of Lourdes, Mondays, 10 to 12. And my regular clinic is in front of City Hall. That is my own clinic. I'm there daily 3 to 5, Aguila Medical Clinic. Pero, since, thank you po if you want to consult me, but you can just text me or you can go to Our Lady of Lourdes and you can ask for me there. Kasi ako na may taga rito lang sa Olongga po. So, if the patient needs me, I go there. Yun po. So, yun lang po ha. Or kung gusto niyo makipag-appointment sa Lourdes, pwede po kayong tumawag sa hotline ng Lourdes 222-9011 hanggang sa 222-9013. Ano? Look for Dr. Beverly Aguila, the kidney specialist, nephrologist po. Ano? Ito si, again si, ito, Tin Dakanay of, ito, OC. Doc, ask ko po yung kapag, madalas mag-dysmenorrhea. Madalas mag-dysmenorrhea. Sign na rin ba ng kidney problem ito? Kasi lagi akong nire-requesta ng urinalysis para ma-rule out. 27 years old po, sexually active.
Okay. Kasi ganito, sabi nga po ng professor ko nun sa medicine, pag babae, masakit ang tiyan, Pandora's box ang tiyan ng babae. Di ba, Doc? Kasi, kasi maraming internal organs sa tiyan. So, pag masakit po ang puson, syempre, you have to consider kung ano yung nandun sa loob ng puson eh. Pwedeng kidney, yung pantog rather, pantog, no? Pantog, pwedeng yung gynecologic organs, ganyan. So, yung dysmenorrhea per se, hindi po siya simptoma ng, kidney disease. Sa OB, sa ano po yan, sa matres. Related po yan sa menstruation nating mga babae, no? Dysmenorrhea, usually pag bago mag-menstruate, merong cramping, masakit yung puson kasi nga malapit ng reglahin, no? Pero yung urinalysis, iba ang indikasyon malamang ng iyong doktor, kaya yun pinarequest, hindi dahil nagdi-dysmenorrhea ka. Baka masakit yung pag-ihi, yun, no? Kaya pinaparequest po yung urinalysis, ihi, para i-check kung merong urinary tract infection. Yun. So yun po yung, hindi dahil may dysmenorrhea kaya nagpa-urinalysis. Baka po ang iniisip nung doktor na nakakita sa'yo, merong urinary tract infection. Yun naman pong as far as yung sa sexually active kasi, siguro nag-rule out po ng ibang cause nung infection din. Kaya nagpapa-request ng urinalysis. Urinalysis, very simple pero very... Very informative. It can say a lot. Oh. Yes, ito it is a basic test pero it tells a lot. Gina is asking, Doc, yung pong ihi, masyadong mabula. May mali po kaya ito? Yung... Mabula. Mabula. Salty. Yes. Mm-hmm. It is... ang normal po na sa lalaki po, because of the stream ng pag-ihi, mm-hmm. no? Normal po talaga na bubbly yung urine mm-hmm. initially. Pero... Parang beer. Yes. Pero yung persistence po ng pagka-bubbles ng urine, dapat hindi more than 30 minutes. Sabagay, pag minutes? More than 30 minutes at bubbly pa rin yung urine, may problem. May protein sa ihi pag ganun, no? Lalo sa lalaki, syempre you have to consider kung lalaki o babae yung patient. Pero sa isang babae, syempre iba naman po yung manner ng sa pag-ihi. Pero pag babae ang umihi, tas mabula, hindi normal talaga yun. No? So maganda pa. Ano so pa? Pag mabula po yung ihi, better magpa-urinalysis. Ang cause po kasi ng bula sa abnormal na urine, protein. Yung tinatawag nilang surface tension mataas. Kanya hindi naging surfactant yun. Kanya nananatiling mabula siya. Pero dapat, yun nga, normally, kung dahil lang naman yun sa stream of urine, dapat hindi persistent yung bubbly urine. Mm. Okay? Ito, Richie. Doc, sabi nung kuya ko, frequent masturbation can destroy my kidneys daw. How true? Sabi niya, don't say my name, pero nabanggit ko na. Hi, Richie. alam nyo, sir, as far as my knowledge is concerned, wala siyang kinalaman sa kidney. I mean, it does not have a direct effect to the kidney function per se. Kumbaga, magkakaroon ko ba ng kidney disease? Kasi kung totoo yan, siguro nung 16 years old si DJ Tom, nagda-dialysis na. Lagi tinatanong yan, nakakabulag ba yan? Nakakalabo na mata? Hindi rin po. Mga paniniwala. Hindi, pananakot yun eh. Pananakot. Kinatakot na mga, di ba? Yeah, oo nga naman. Kuya pa niyang nagsabi. Dito, Doc, may nag-text sa akin. Yes, I'm sorry. Okay lang, can I read it? Mm-hmm. Tanong ko lang po sa ating guest doctor today, ano pong masasabi niya doon sa mga kino-commercial sa TV na food supplements for kidneys, the kidneys daw? Okay. Totoo po ba yung mga claim nito na mas bubuti ang kidney o baka naman bili kami ng bili yung mayaman lang yung may-ari. Alam mo, that is the most commonly encountered. Yan ay ano, palagi na encounter namin. Oo, no, ganito po. Ito pong aking sasabihin ay it is not based on my personal opinion na. This is our stand. Ibig sabihin ito yung sa stand ng society ng aming nephrologist. Hindi lang si Dr. Aguila may opinion. Ito ay base sa pagsasaliksik din namin kasi kaming mga doktor sa kidney, palagi kami nakaka-encounter ng
mga sakit-sakit ni, particularly yung mga nagkakaroon ng mababang sodium sa dugo, yung hyponatremia. Yung pasyente, hinang-hina. Pag-check namin sa ospital, yung mga asin sa dugo, ang bababa lahat. Only to find out, ano po bang ininom ninyo? Ay, ganto-ganto po, doktora. So, what we did an extensive research. Naghanap kami ng mga pag-aaral tungkol sa lahat ng mga herbal-herbal na ganyan, supplement. And yun nga po, base dun sa mga pag-aaral na nasa Liksi, wala pong napatunayang bisa. No benefit, no? Ibig sabihin ng no benefit, walang kagandahang maitutulo. Sa madaling salita, hindi siya gamot. Therapeutic claim. No, oo. Kaya tama po yun. Kaya nga, kung mapapakinggan niyo yung mga commercial, madam, yun, ano ba yung nag-text sa atin? Babae? Lalaki? Hindi ko po. Oo, na, our dear listener, no? Hindi nagpakilala. Kapag po narinig yung napakagandang salita sa huli ng commercial, no approved therapeutic claims. Ang ganda pakinggan. Pero ibig sabihin, walang napatunayang bisa. Ah, oo. Pero, kaming mga nephrologists, hindi rin po talaga kami nag-advocate. We do not advocate patients to take these supplements because it does harm than good. More harm than good. So, gastos din. Oo. So, kung ang tanong ninyo, doktora, kailangan ba namin bumili ng mga supplement na yan? Alam nyo, ang kidney natin, napakasimple lang ng gusto. Self-sufficient, di ba? Yes. Alam nyo, ang gusto ng kidney, clean libre. Libre. Clean living. Tubig. Ito po, tubig. Maraming tubig. Less alat, less salt. At huwag iinom ng gamot na hindi kailangan. Ayun. Yun lang. Di ba napaka-basic? So, kaya ang kidney nasisira, caused by external factors na rin. Kaya nga, tulad po na sinabi ko kanina, it's always better that before you take anything, any medicines, no, you always consult your doctor. Kasi, yan, tulad niyan, nakakalungkot. Sabi nga po, Doc, ng aking beloved consultant nun sa UST, si Dr. Kaiko, buhat nung nagkaroon ng mga ganyang herbal, dumami yung pasyente niya. Sabi niya, yumaman kami lalo. Pero of course, that dumami is a sarcastic joke. Na we are not happy about it na dumadami yung pasyente namin because of those medicines. In fact, nakakalungkot nga po kasi nagkakaroon ng sakit because of those medicines. Mm-hmm. No? So, you don't have to take them in order for your kidneys na maging healthy. Uh-huh. I-follow nyo lang po yung gusto ng kidney. Tubig, maraming tubig, uh-huh, bawal maalat, at huwag iinom ng gamot na hindi kailangan. Yun, simple lang, no? Ito, pabati. Naka-tune in daw si Marian at saka si Hazel ng Wood Group. Pinapabati si Miss Tina Villegas. Yan. Happy viewing sa inyo dyan. Tsaka Doc, yung mga natin sa Lourdes, tumawag kasi ako doon kanina. Uh-oh. Hello to our staff sa Our Lady of Lourdes International Hospital. Hello. Sa mga dialysis, dialysis staff. Yan, oh. At yung mga pasyente ni Doktora na lagi naka-tune in. Salamat po. Mm-mm. Ito, Doktora, interesting din itong tanong na to. Opo, Doc. Doc, nagtitake po ako ng contraceptives. May effect din ba sa kidneys? If yung contraceptives, wala naman pong direct effect din naman sa kidney. Pero syempre, tulad nga po ng sinabi systemic ko, dapat it has to be under the guidance din ng inyong OB-GYN. Wag magte-take ng oral contraceptive na, 'di ba? Kasi baka naman iba yung maging side effect nun, 'di ba? Ito si Lenny. Most of our texters are females, ano? Oo, sabi, Doc, natatakot ako kasi yung aking husband, almost every other night, umiinom ng Red Horse. Baka masira ang kidney. Kapag siya medyo nasobrahan, minsan naiihi na siya sa kanyang pants at hindi ba masamang sintomas na to sa kanyang bato? Alam nyo, sa tingin ko kaya siya naiihi na out of his volition, siguro lasing na. Lasing na. Wala na control. Yes, ang alcoholic beverage po kasi, kung makasira man ng kidney, hindi dahil directly nasira niya yung kidney. Ang paraan para masira ng alcohol yung kidney, sisirain niya yung atay. Pag nasira yung atay, nagka-liver failure ka dahil dyan sa alak, ang iyong kidney ay masisira. Kaya ang payo ko po sa inyong beloved husband, siguro
once in a blue moon na lang po uminom ng alak kasi walang dialysis ang atay. Kapag wala nagkaroon po kayo ng liver problem, liver failure, yun na. Wala na. Wala rin replacement pang... Wala. Mayroon pong, as far as I know, may transplant. But it is not that readily available. Mm. You have to look for donor. And it's not that... easy. It's not that efficient and successful as renal nowadays is renal transplant. Ang kidney transplant is becoming more and more successful. It is successful. Kaya, pero ang ano po doon, message is you have to take care of our body. No, yung alak, sabihin ko man na hindi directly nakakasira ng kidney. Siguro magiging epekto niya, doktor. But since alak 'yan, siyempre, hindi ka naman iinom ng alak na walang pulutan. Sabi tama nga ni Nancy. Inom, kakain ka ng mga pulutan na maalat. Yun yung makakasira ng kidney. Sabi ng texter natin, gusto ko na nga hong, ito, gusto ko na nga hong mag-separate na kasi di naman. Yan, ang alak, marami sisira ng relationship, marami na heartbreak, ano? Oo. So, Nancy, mag-isip-isip ka kung lagi siya lasing, ha? Marami na rin kinlaim na buhay na to. Oo. Marami, oo. Marami kinlaim na buhay, marami kinlaim na puso, yan. Parang tapos, Dota rin yan eh. Tapos yung mga tropa, sinusubukan maghigante. Itutumba raw nila yung alcohol. Ayun. Eh, sila rin natutumba. Wala pang nagtagumpay na magtumba po niya. Kanya si Bok, igagante raw. Kanya si Bok, pinatigil ko nung uminom yan ng Red Horse eh. Siguro ano, kung occasion na lang, once in a blue moon, tapos konti-konti. Blue moon lang ha. Hintayin mo maging blue yung moon. Once ha, in a blue moon. Ito naman, sabi ni Roger, Brad, lagi ko napapansin, may kape ka palagi sa tabi. Itanong nga kay doktora kung ilang kape ang pwedeng inumin kasi pareho tayong coffee drinker. Alam nyo, Roger. Yeah, Brad. Hello. Alam mo, tulad nga po ng sinabi ko kanina, ang kidney po talaga, gusto lang, kung pwede lang sana, tubig na lang ang ating inumin most of the palagi time. Oo. Ang kape po, syempre marami rin siyang, kumbaga, contents. May caffeine, may asukal, ganyan, may alat. Kung mas marami pong kape ang iniinom nyo sa maghapon, kung extra para good sa tubig, abay syempre anong magiging komplikasyon yan? Mapapagod po yung kidney, pwede ka magkaroon ng kidney stones, no? O kaya pag too much caffeine naman, pwede ka magkaroon ng palpitasyon sa puso. Yun, kaya kung kaya naman pong iwasan na wag kape rin ng kape, kasi some patients nagde-develop ng tolerance din po, doktor, sa kape. Coffee, nagkakaroon din ng headache kapag, di ba? So, kaya sa buhay po, hindi lang sa medisina, moderation is the rule. Everything should be in moderation. So kung kaya nyo naman siguro, for the purpose lang ng breakfast, ito yung advice ko sa mga patient ko. Kung di talaga maiwasan ng coffee, once a day siguro, sa umaga, just to wake you up, no? Pang breakfast. Pero you do not make your kape as your tubig. Ayun. Oo. Kasi alam nyo ba, Dok? Guilty. Mabanggit ko lang. dito ho sa practice namin, buhat na nagkaroon din ng maraming establishments. Siyempre, aside from the commercialism, blah, blah, blah. Ang dami na rin patient, pabata ng pabata, nagkakaroon ng diamante sa kidney. Ayun. Diamante is kidney stones. That is my term. You have diamante in your kidney which are not valuable. You know, kidney stones. Kasi kulang, hindi na umiinom ng tubig. No? Puro na lang mga beverages, soft drinks, no? Tea, coffee. That's why I have patients sometimes even as young as 6, 17. Minsan na, may naliligaw bang 11 years old. But I usually refer this patient sa pediatric nephrologist because I am an adult nephrologist kasi. But you can just imagine, Doc, the age group of our patients is becoming younger and younger. Because of the lifestyle na rin. So, going back to the basic, water. Water lang ang gusto ng kidney. So, and you less your salt intake. Yeah. So, okay. Yun po ano. Alam mo, ito, we have a few more questions siguro. Ano yun na lang natin? Last 3 questions na siguro, doktor. Opo. Doktor, pagka gabi hindi ako makatulog kasi ihi ako. Nasisira na po kaya ang kidneys? O baka naman... ano ang profile niya, doktor? Wala. Isiamil. Usually, pagkagabi, kapag, tapos lalaki. Paglalaki, kapag kasi po sa gabi, ihi ng ihi. Siguro, bibigyan ko nila ng generalization. Siguro, lalaki yan. Siguro, elderly. Pwede pong baka may prostate problem. Kasi, yun po yung isa sa simptoma na pag lumalaki na yung prostate ng lalaki po, lalo na edad 40 pataas, simptoma po yan ng lumalaki na yung prostate gland. So, better
magpatingin po sa doktor, mag-check ng ultrasound ng kidney, ureter, bladder, prostate para ma-check yung prostate. Siyempre, basic urinalysis, ganun. Pero kung hindi naman siya lalaki at babae po siya, depende rin naman, no? Kasi kung normal yung trabaho ng kidney, bago ka matulog, ikay uminom ng maraming fluid, normal po talaga na iihi ng kidney yun. So may tendency ka talaga magising sa gabi. Ito si RYG, sabi niya, Dok, paki-ask kay doktora bakit kung kahit naghugas na, mapanghi pa rin si GF ko. Sakit na kaya sa kidneys ito? Siguro, hygiene siguro yan. RYG. Si Lilibet. Good. So your picture sa Inquirer last Sunday. Hindi ako endorser ng Stella. Endorser ka ba, Doc, sabi? Nasa Inquirer kasi yung picture natin last Sunday. Opo. Si Chris Fernando, ito. Doc, paki-ask po yung frequency ng dialysis. Papa kasi twice a week. Hindi ba pwedeng once a week lang yun? Ang ideal po na frequency ng dialysis is 3 times a week, 4 hours per session. Mm-hmm. Yun ang ideal. Pero dito po sa third world countries like Philippines, mm-hmm. Yun twice a week, according to studies, yun na po yung pinaka-minimum. Hindi pwedeng mabawasin. Kasi pag once a week, sobrang kulang. Kasi yun na po kasi dialysis yung kidney ng mm-hmm. pasyente. Kaya ang minimum po talaga is twice a week. Mm-hmm. At ito, ito si Lani. Kamag-anak yan ni Lani, yung Lani Mercado na asawa niya ito. Kasi ang pangalan Lani Mercado, Israel. Okay. Lani is asking kung ano ang benefits na maaring mahingi sa Lourdes sa dialysis kasi hindi naman po marami ang pera namin. Benefits. If you have PhilHealth, malaking tulong, ano? And if you have if your patient is senior citizen, no? Malaking bagay po 'yon. So you can go to our unit. You can look for Sir James, yung aming head nurse, or any nurse po namin dun sa Lourdes, and you can inquire about our unit. You can visit the place. Mm-mm. Pero we will be happy, more than happy to serve you, tsaka to take care of your patient. So, kasi nga, Doc, unfortunately nga, dito sa field namin, ang dami-dami talagang patient na may kidney disease. Iba pa yung kidney disease alone, iba pa yung nagda-dialysis. So, dumadami na rin po yung mga patients na nagda-dialysis. So, buti na lang po, pasalamat din sa ating gobyerno, yung PhilHealth, since 2012, mm-mm. case rate na rin po, Dr. Yung dialysis. Ibig sabihin, if you are a PhilHealth member, or you are ikaw ay beneficiary ng iyong kamag-anak sa PhilHealth, you can use your PhilHealth para sa dialysis. Mm-mm. So, yun po. You can also ask help from our government. Sa mga sponsor PCSO, ganyan. Mm-mm. So, yun po. Yun ang may tutulong po ng Our Lady of Lourdes Hemodialysis Unit sa inyo po. Si Doktora, you can get in touch with her doon. Tumawag lang po kayo sa 222-9011. At, magpa-connect po kayo sa dialysis unit. Nasa upper ground lang po namin yung unit po. Oo. At si Kuya Willie Lopez is nakikinig. Magandang araw po sa inyo, Kuya. Willie Lopez, nagpapabati. Si Arnel Magdrila, taga Isabela pa to eh. Sabi niya, good day, Brad. Can see you now. Hello. Uy, alam nyo, napakaganda ng kwentuhan natin. Pero doktora, hindi maubos-ubos sa mga katanungan. Oo nga po. Pero we have to say yes. Temporarily. Pansamantala munang magpapaalam kami. At one day soon, we will invite doktora again. And she will be more than willing. Isinagot na kita, doktora, ha? Okay. She will be more than willing to share her knowledge and information sa atin. At kung kayo may mga tanungan pa tungkol sa mata or tungkol sa kidneys, don't hesitate po.
You can get in touch with her. Your number again, Doctora? My number is 0919-277-9859. So, Doc, if I may have a little amount of minute po, in time din po kasi to, we are celebrating World Kidney Day this coming March. So, sana if I have the opportunity to come back here to, you know, talk about kidney disease, because it is also our advocacy to educate for prevention more than cure. Prevention of kidney disease, awareness about kidney disease, and to correct, yun nga, this is an avenue for us to educate, no, to correct misconceptions about kidney disease. Kaya salamat po for the second opportunity. This is my second time around. There'll be more, Doctora, kasi you know, renal problem is one of the outstanding problems sa ating paligid ngayon, ano? Opo. At with that, Doctora, maraming salamat po. Thank you very much for your time. And of course, may greeting po ulit pwede tayo. Pwede po ba mag-greet ulit? Kung hey, Patrick. Sure. Pero, yes. And again, to Attorney Porfirio Perry Aguila, may papa, happy 67th birthday tomorrow. From all of us, Kuya Eric, Ate Joy, Miguel, Gabby, Don, Kleng, and Mama. See you later. Happy birthday Papa. Tapos, love you. Ito, relate din. Hi din sa listener natin na napaka-renal, si Renaline. Regular listener natin yan eh. Hi, Renaline. Renaline talaga. Ang galing, ha? Thank you po, Doctor. Thank you, DJ. Thank you very much. At we had fun today at Chinese New Year. Sabi nila, itong taon na to daw, magdadala ng maraming swerte. Sana tuloy-tuloy na po ang swerte sa atin. At lalo na sa kalusugan. Remember, tinatanong ako ng isa kong friend, Noel, ano ba magandang investment? Sabi ganun. I showed him a picture of a very beautiful body. Oh, yes. Dito ka mag-invest ka ako. You've got only one body. Take good care of health it. Health is wealth. Health is wealth. Nandyan lahat. Invest mo na lahat. Kasi lahat ng pinaghirapan mo, mawawala yan kung ikaw ay hindi malusog. Hmm? So, kung kayo may nararamdaman sa inyong katawan, sa puso, sa mata, o saan pa man, huwag nyo nang intayin lumalapa yan. Early identification and early intervention is the best. Ano? Maraming salamat and God bless po. Kong hei pa choy. Thank you po. 89.5 My Super K Radio. Worldwide. Consulta Pan-Medicina. Consulta Pan-Medicina. Is brought to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. Subic Bay. With the best music mix that keeps you riveted to your radio. This is PBS, the Philippine Broadcasting Service, jointly owned and operated by the national government and Subic Bay Metropolitan Authority. This is where you find news and entertainment with a wide variety of music. 89.5 FM, My Subic Bay Radio. Visit Subic Bay Freeport Zone. A special message from 89.5 My Subic Bay Radio Worldwide and Subic Bay Metropolitan Authority. Good news to all Subic Bay Freeport residents. Experience